Good morning everybody! At ngayon nga, for today's video guys, sinamahan namin si Lola pumunta dito sa sementeryo para bisitahin at maglinis ang puntod ng kanyang mga magulang. Dito nakalibing yung mga magulang ni Lola, Lola ni Willem. Ayan. At hindi nga kami magtatagal dito guys dahil may mga bibilhin pa kami. Maliban nga sa mga magulang ni Lola, dito rin nakalibing ang kanyang mga kapatid, ang dalawa niyang kapatid. Yung isang sementeryo doon na malapit sa amin guys, alam nyo ba, naghanda na siya ng kanyang future libingan. Yan si grandma. Ang ginawa niya, nandyan na yung kanyang pangalan. Hindi ito, yung malapit na sementeryo sa amin, ayun yung hinanda niya para sa kanya. Nilagyan niya na ng pangalan niya. Pero syempre diba, pagka nilalagay yan kung kailan ka namatay, at anong birthday mo, yung nilagay niya pa lang, ano pa lang, birthday niya. Hindi niya pa nilagay doon kung kailan siya namatay. Siyempre, buhay pa naman, di ba? So, ang nilagay niya lang yon at ang pangalan niya. Naka-ready na ba? Binayaran niya na din. Para pag nawala na siya, wala na siyang problema. I mean, yung pamilya niya, wala nang problema. Yung anak niya, wala nang asikasuhin kasi bayad na lahat. Yun yung kagandahan nila dito, para bang pinaghahandaan nila lahat, hindi lang sila basta-basta, bara-bara. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Pero sa Pilipinas, meron din naman yung binibilan na nila ng advance, yung lilibingan nila, tsaka yung kahit ataol nila, di ba? Meron din naman sa Pilipinas ganun na, pero hindi pa masyado. Dito, talagang hinahanda nila ang sarili nila. Ayan. Bernice. So ayun guys, bibili sana kami ng vitamins ni baby, vitamin D, kasi nga 'di ba winter ngayon, so walang masyadong araw, kaya kailangan ng vitamin D. Eh kailangan ng reseta pala. Hindi pala dito basta-basta pwede kang bibili ng vitamin D na wala kang reseta. So kailangan namin tumawag sa doktor pa. What? Kung mapapansin niyo yung bahay na malayo dun guys, na kulay puti ang pintura, dyan si Lola nakatira dati. Dumaan kami sa village na to dahil gusto niyang makita at gusto rin makita ng asawa ko kung saan si Lola lumaki. Pero sa ngayon, malayong kamag-anak na ang nakatira dyan. Kaya hindi na rin kami nagpatuloy dun at hindi na kami nag-abalang pumasok pa. At dahil nga village to, medyo malayo sa highway. At ngayon naman nga, pupunta kami sa farm para bumili ng itlog na fresh. Bukod sa fresh na mura pa. At talaga namang fresh na fresh pa yung kanilang itlog, maipot-ipot pa. At nandito na nga kami, guys. Bilin. At dito nga lang kami sa labas nag-aantay ng binili naming itlog. Hindi kami pwedeng pumasok sa loob. Mukha siyang hindi farm, guys, no? Mukha siyang factory ng mga itlog. Dumaan din nga pala kami kanina sa butika, diba, guys? Bibili kami ng vitamin E, Tristan. Isinabay ko na din tong magpipiti ako kasi hindi pa ako dinadatnan. Kakapangan ako lang, 'di ba? Dinatnan na ako nung nakaraang buwan, pero ngayong buwan wala pa din. So, magpipiti tayo para sigurado. Although nagpa-check up naman ako nung nakaraan, check naman ng doktor kung okay lahat. Syempre, in ultrasound din 'yon tiningnan. Makikita din kung buntis ako hindi. So, hindi naman. Pero kasi hanggang ngayon wala pa rin yung regla ko, mga 2 weeks na. So, para sigurado. Aha. Ayan guys, pansin nyo, may mga tai pa. May mga alie fresco. Yeah, aha. Inatsyo nito. Yeah. May mga tai pa ng manok. Fresh na fresh talaga yung galing sa ano puwet. I forgot to do it. At dahil gutom na nga kami, dumaan na rin kami sa bakery para naman bumili ng tinapay. Ang daming tinapay guys. Mayroong pizza dito na may mais. Parang sarap niyan. Yeah. Yeah. One little finger. Skodan naman tayo. Marunong magbasa nito. Croatian. Pero may ano naman. Drawing. Yan na lang pagbasihan natin. Gumamit na rin naman ako nito noon. Nung nabuntis ako kay Tristan. So. Ito siya guys. So. Ayan. So, ayan, wala pa.
So guys, ayan, tapos na ako mag-PT at ito na pala ang resulta ipapakita ko sa inyo. Ayan! Tereng! It's negative, guys. Masaya ako kasi negative. Hindi pa ako ready mabuntis ulit. Naku, grabe, diba? Kakapanganak ko lang. Parang hindi pa ako nakaka-get over, tapos mabubuntis ulit ako. Diba? So, ayan. So, it's negative. Gusto ko pa naman magka-baby ulit, pero hindi naman ngayon. Napaka-aga pa. Napakalit pa ni Tristan. 6 months pa lang. Kaka-6 months niya pa lang, tapos mabubuntis ulit ako, diba? So, hindi ko siya maalagaan ng maayos. At least man lang, pag nag-isa't kalahating taon na siya, ayun, pwede na yun. Ngayon, dahil negative to, yung PT ko kasi nung nakaraan, ano, naitabi ko nung kay Tristan. So, syempre positive yun, diba? So, ayun ang ipapakita ko kay Mister. Ipaprank ko siya, nabuntis ako, kunyari. Ayun ang ipapakita ko kay Mister, sasabihin ko sa kanya. Bundis ako. Kunyari lang. Tinangkulo ko ano reaction niya. She's Tom Bushman. What's that? The pregnancy test. Uh-huh. I know it's negative. This is past. Why are you laughing? You don't believe me. No. Why? What did you do? It's all one. It's from before. Yes? Yes. No. What? No. Show me the box. It's a prank. I know it's a prank. Where is the... It's an old one. Yeah, I just...